Anong pinakasimpleng paraan para maiwasan natin na malobat ang baterya ng motor natin? Ganito lang ang gawin mo. Marahil nagtataka kayo bakit ganun lang. Paliwanag ko sa inyo, panoorin niyo to. Alright, thank you so much. Mukhang tinuloy niyo yung video ko. Salamat po. Ito nga po, ipapaliwanag ko na po bakit po nakakatulong yung pagbubukas po ng motor natin para maiwasan po natin yung pagkalobat ng battery ng motor natin. Una-una, ang talaga pong dahilan po niyan is kasi po, ang motor po ay parang generator. Okay? Actually, halos pares po siya ng mechanic. Ang motor po natin, habang bukas po ang engine niya, kusa po siya nag-charge ng battery. Kung mapapansin niyo po, bakit po ba tayo umaandar at di naubos yung battery natin tuwing nagda-drive tayo or nagra-rides tayo. Kasi po, continuously, habang bukas yung motor natin, yung engine natin, lalo pag tinotrottle natin, nag-charge po yung battery natin habang nagsusupply siya ng power dun sa mga accessory or mga ilaw or mga mga accessories ng ating motor. So, yun po ang dahilan. Ngayon, ang tanong, paano po nag-charge ang battery natin habang bukas ang motor? Unang-una, meron po tayong tinatawag na charging system ng ating motor at meron tayong components dyan, ang stator or alternator, sabi nila. Meron din tayong regulator or rectifier at syempre yung battery natin. Okay? So, paano po siya tumatakbo? Habang umaandar ang engine natin, yung alternator or stator natin ay naglalabas ng AC current or AC na kuryente. Ano po yung AC current na kuryente? We call it alternating current. Example po nun yung kuryente na nagagaling sa outlets ng bahay natin. 220 volts, 120 volts, 110 volts, 100 volts. AC po yan lahat. At from AC, from stator na lalabas niya, yung AC na yun, ibabato naman po niya kay regulator rectifier. Ano po yung regulator rectifier? Ito naman po yung component kung saan ikino-convert niya yung AC current from stator to DC current. Ano po yung DC current? Direct current po. Yun po ay example po na yung mga voltage na gagaling sa AA batteries, AAA, yung 9 volts natin na kambal. Yun po, yung mga yun. Saka yung, ba yun, yung battery yung ginagamit sa mga portable fan, yun po, mga DC current po yan. Pati po yung battery natin, actually, kasi 12 volts po, may positive, may negative, yun po yung DC current. Now, yung DC current na kinonvert ni regulator rectifier ay ibabato naman po niya kay battery para mag-charge siya. So, yung, yun na nga po, habang umaandang engine natin, ina-charge po niya yung battery natin. So, magandang, sa madaling salita, habang nagda-drive tayo, habang lumalayo tayo, habang namamasya tayo, habang nagra-rides tayo, i-charge po ang battery natin. Kaya hindi po sila nalolobat. Okay? So, hindi ko na po explain kung ano yung technical terms or technical talaga na internally kung paano umaandar o nagpo-produce ng AC stator, paano nagko-convert si regulator rectifier, at paano nag-charge si battery. Paano siya nakakapagtabi ng mga charges. At huwag kayong mag-alala kasi gagawa tayo ng separate video for that para mas maintindihan niyo kasi medyo technical lang po yan. At disclaimer lang po, hindi po ako mekaniko, hindi rin po electrician. Yun lang po yung based lang po sa aking experience kasi po ever since po nabili ko po yung Honda Click ko, daily routine ko na po talaga yung i-open ko siya,
20 to 30 minutes a day. Bukas po siya, naka-center stand lang. Dalawa po yung purpose ko doon, para mag-circulate yung engine oil niya sa loob, since di ko siya nagagamit dahil nag-pandemic nga. Para po siyempre din, number one po is para ma-curse po yung battery natin para hindi po siya malobat. Now, tanong, bakit po ba nalolobat ang battery natin kapag hindi po natin siya nagagamit? Lalo kapag yung minsan lang natin nagamit. O talagang minsan, lalo pag na-stuck siya for several days. Kasi po, ang mga FI na motor natin, na conductive, beat, iba pang FI, meron po siyang ECU or computer box. Yung computer box po natin, nakarekta po yan kay battery. Kahit po nakapatay po yung susi natin, kumukuha siya ng supply doon. Kaya din po yung digital gauge natin, yung panel natin, kasi kung mapapansin nyo, may mga clock yan, conductive na clock yan, dire-diretso yung oras yan kahit patay siya, kasi nga po, nakarekta po siya kay battery. Yun po yung dahilan. Kaya kung di mo siya nagagamit araw-araw, talagang may chances na malobat po siya. Right? So, I highly recommend na wala namang masama dun, sa buksan mo lang siya 20 minutes to 30 minutes a day. Understand? Hayaan mo lang siya mag-charge. Patayin mo after 20 to 30 minutes. You're good na. So that we can make sure that na yung battery natin is always in good condition. Okay? Yun nga po. Ngayon, kung sa inyo po ay hindi po yun recommended o hindi po nyo gusto yung pamamaraan ko, okay lang po, walang problema. Siyempre, respeto naman sa atin. No? Okay lang po yun sa akin. Pero kung meron po kayong mas better na way, kung meron po kayong mas magandang tips, please consider comment below. Huwag kayong magala. Respect lang tayo. We're open. Okay? So, kung ito pong tips na to na i-commit nyo, eh, talagang makakatulong sa akin kaysa dun sa ginagawa ko, why not? Gawin natin. Talagang susubukan natin yan. Thank you so much. So, yun nga po. Sana po nakatulong ako. Simple lang po itong video na to. And kung ito po ay magustuhan nyo, please consider click subscribe and hit the notification, guys, para po maging updated kayo sa mga susunod na videos. Okay? So, yun nga. Salamat po sa time and God bless. Thank you so much.